Hey, I'm Dad of Bisling City, married and up to kids in heaven. Yeah. So welcome once again, love, sa ating video. Yeah. So if interested once again, tapusin natin for 50 pesos. For that little something, ha? 50 pesos. So 50 pesos lang yan, pero sino nga ba naman yung magbibigay pa sa inyo na 50 pesos sa ngayong panahon? Siguro si Kabeywer Dad Kamiling lang. Okay, that's it. So ngayon, i-flex ko lang muna sa inyo yung mga expected items sa ating live selling na magaganap. Kagabi ay nakapag-selling na ako at meron ng iilan sa na-flex natin dito sa video ay sold na. Yes, just like, Just like yung Terno. O, diba? Ang gaganda ng mga items niya. Yung Terno loves, nag-sold na rin yan. Yahoo! Yan! So, habang ako'y nag-meal kanina, maaga ako napag-gising here kasi may order sa need call yun na maipadala sa kanya. So, napaaga ako para ma-sort back yung order then. While ako'y nag-meal ay naisipan kong para ma-dispatcha na yung mga videos ay kailangan ko tong idaan sa vlogs. Kasi of course, para sa akin is, ano siya eh, memory siya pag just like this. Oo, kita mo yan? Yung galing ka sa Marihatag pa, then feel na feel mo is may magagawa ka na agad pagka kinabukasan. Akala mo makapag-selling ka, pero pak, inaatake na naman ako ng kaming okay brand. Yung anak namin na only na lang sana na kinuha pa ni Boy. Yes, so almost 1 week ka rin. Then, napatayo lang ako sa araw na to. Ito. Yung bumili ako ng maha sa Prince Loves. Then, mangga. Yan. Kasi nga, may outing kami sa araw na to, Saturday, with Micah for sure team. Yes, so naglaking salamat ko, Lord, ko mga ka-viewers. Kasi nga, nakaset na talaga ang araw. So, need kong tumayo, need kong lumabas sa world. Yes, kasi mukmuk na mukmuk ako that time. Last week, yes. As in, mukmuk ako na ayoko ng tao. Kahit pamilya ko, distansya yung gusto ko. Ayoko na papasok sila. Yung delivery girl ko, di ko pinapakater ng order. Kung may order man, gusto ko ilabas ko yung order. Abutin niya lang sa may window. Ganun. As in, ayoko ng tao. Oo. Umabot sa punto na yun ang gusto ko, na need rin nilang i-respeto or give yung time, na umabot sa punto na kahit si Dodo, as in gamayng bikil, pinapalaki ko talaga, as in, kasi point ko is, gusto ko lang na kahit yung banana ko is, ayoko lang muna makita, parang ganun, then as in pinahawa na ako siya sa balay. Gusto ko kasi mag-isa. Yun. Then, naawa ko kasi may time talaga na umiyak si Dada. Sabi niya na, akala ko ano yung sasabihin niya. Sabi niya na, Goy, ingon ba yatong kauba na mong atigulong? O nga naman, naglahilo ako, loves. Kasi nga, palagi kong sinasabi sa kanya, head, tumamaya. Oo, sa may ingon, ano din siya, no? Wapa daw, di daw imposible, magka-baby pa daw ta kay, ay, abi ko pag unsa imo isulte, anarin ko sa Kiana, kapila na ta nagay mo bata, nawala na lang ang mangod ni Brandt, nawala pa si Brandt, antod karon kabal, anarin ko, pag unsa pa man ta, hawa kay watay anak, hawa. Lalo, itchit ko kay Dada, love, tuwi. Mabot na pala tayo sa pool. My gosh, hello. Andito na kayo sa pool, loves. Hello, di ko na malayan. So, malukit nito, loves, sa Daudaw Farm Resort. Tinaan mo to, eh. Tina Mr. and Mrs. Salazar. Ganun. So, napakaganda rin nito dito. Nito dito. Uy, loves, bahala na kayo dyan.
Oh, ang ganda nito, malinis, presko, then mura lang loves yung kanilang cottage. Is ano siya, 300 pesos lang yung sa amin na area. Then, entrance regular, 50. Bata is 30, 40 senior. So, ganun. Then, ang linis ng area. Then, maari ka matampi sa 1 dito sa ano namin. Maari. So, make sure na pag makaanha ka is ready to basa-basa yun ka. Kanang basa-basa unjud ka, okay rin siya. Love sa yon. I love you, Dada. Sorry, Dada. So, tapusin natin ni. Yun yung araw na nag-ask again ako ng sorry kay Lord. Kasi pinili ko yun na bibitaw kay Lord eh. Oo, yung magpakatao ulit ako. Kasi di kaya madali ang mawalan ng anak. As in, di mo rin ma-promise na ma-hold mo talaga palagi yung goodness sa heart mo. Yung realidad na realization mo na ganun yung life. Sometimes, kapuyon should ka. Yes, so okay lang naman sa akin. As in, in-invite ko ulit si Papa God sa heart ko. Nag-ask ako ng sorry. Nag-sorry rin ako kay Dada. Kasi nga, sa struggle meron kami ngayon sa life ni Dada ay talagang ini-instill namin sa heart namin yung nasa Romans 8:18 na the pain that we've been feeling ay di talaga siya makompare sa joy that is coming. Yes. So yun yung promise ni Lord na talagang pinaghuhugutan ko. Reason kung bakit ako mag-keep going. Yes. So kahit mahirap, kahit masakit, kahit matindi yung laban namin is ano lang, move forward lang talaga. Kasi nga, paano nga ba naman natin marating sinakna kung di tayo uusad or di tayo mag-step forward, diba? So, yun yung palagi kong sinasabi kay Dada na laban lang. Kasi ang ganda sa life namin ngayon na wala na kaming mga anak is, ano na, wala na kaming need i-look back as if. So, yun yung beauty na nauna sa amin sinaknak. Kasi nga, doesn't mean na nawala sinaknak is nag-end na doon. Hindi. Kasi more, di ko no even inaasahan na more akong mapapalapit kay Papa God, more yung relationship ko na mapapatali kay Papa God. Yes, so sa ginawa ni Papa God na kunin si Naknak is andun talaga yung pagpapabalik loob sa amin. So yun na yun, papasok na may purpose talaga, may reason si Lord. Then nauna si Naknak pagkatapos na nga yung mission niya at kami ay andito pa. So yung gagawin lang namin of course is bigyang focus kung bakit andito pa kami ngayon. Hanapin yung ano, purpose na yon. Yes, then i-ask kay God na i-guide kami para saan kami. Then somehow, kung ako is nakita ko na rin yung purpose ko. Kung di naman ako nagpapatuloy sa pagiging guro, is I know kasi na mas magamit ni Lord ako sa ano talaga, yung naasa ko isip nga, purpose na ko sa world. Yes. Then, as I focus, kung bibigyan ko talaga siya ng focus, talagang kahit masakit yung kay Naknak is mapapawi talaga. So, andun yung healing. Ngayon is, kung i-assess ko yung self ko, hindi talaga ako, wala pa talaga yung word na healing sa akin. Yes. So, pero sabi nga, walang imposible kay Lord, o gihold na ko na siyang promise niya, basta lang nga i-offer na ko ang tanan sa iya, ha, lalo na sa purpose na hunted karon is ipaabot pa na ko nga mag-boom, na mag-overflow nga, as in, ano na talaga, makita yun sa mga tao ang paglihok ni Lord sa among life. So, doon, mapasmile na lang siguro jud ko, kana siya nga word, kung mapahappy na mong insakto si Papa God. Sa karon is, pasensya, then, i-feel ang
pagluluksa kay Naknak, then importante karon is nawala man si Naknak, si Lord mampod. Si Lord naman yung pumalit sa amin. Iba, iba talaga. Masyado ng mahaba mga love. So, for 50 pesos, comment taga saan ka, then ano yung hardest test sa life ninyo, paano kayo natulungan ni Lord, i-share nyo lang, then mamili ako ng mabibigyan ng 50 pesos. So, that's it. Thank you. If interested, if you are new, please do like and follow @dadcomiling, also my shop, Bewares. Bye for now muna, and God bless everyone. God is so good all the time. Alalahanin natin yan. Bye!